Umani ng mga negatibong reaksyon ang ginawang pagputol sa nasa 43 mga century trees sa kahabaan ng National Highway sa Barangay Nonong Senyor sa San Luis Aurora. Ito'y makaraang mag-viral ang post sa social media ng apo ng dating Pangulong Manuel Luis Quezon at ang kanyang may bahay na si Doña Aurora Aragon Quezon na si Ricky Quezon Abanseña na anak ni Nini Quezon Abanseña. Makikita ang mga larawan na dati napakagandang pagmasdan at dati nasisilayan na malatanel na hilera ng mga higanteng puno sa bahagi ng Sitio Hacienda. Tapat lamang ito ng lupain ng mga Quezon sa bayan ng San Luis sa National Road. Bagamat may cutting permit na ibinigay ang DNR, ayon nga sa matataas na opisyal ng DNR, ay dumaan ito sa public hearing or public consultation na noon ay pinaplano pa lang na road rehab at paglalagay ng line canal ng DPWH at ito raw ay dinahunduhan ng iba't ibang sangay ng pamahalaan tulad ng DPWH, DNR, LGU at ilang mga barangay officials. Ayon kay San Luis Mayor Ariel Angara de Jesus, dumaan ito sa pag-aproba ng sangguniang bayan. Makaraan din na makapagtala na ng ilang serye ng mga nakalipas na taon na ilang mga motorista ay nababagsangan ng mga sangang bumabagsak mula sa century trees. Dumaan daw ito sa public consultation. Bagbagat kung siya ang tatanungin ay nakapanghihinayang naputulin ang mga historical na maituturing ng mga puno. Lalo pat sa panahong ito ay halos bihira na lamang ang may makita tayong higanteng mga puno sa panahong ito sa mga susunod pang henerasyon. Suhestyon daw noon na sa DPWH ay magkaroon ng trimming at pag-aaralan kung pwedeng isalba at iwasan ang naturang mga puno at sa paglalagay ng line canal. Nagbigay din daw ng permit to cut ang DNR hudyat upang pasimulan na nga ang naturang proyekto. Bagamat halos patapos na ang naturang proyekto at naputol na nga ang nasa 43 mga century trees, kahapon ay muling nag-viral ang post ni Mr. Ricky Abanseña, tagapangulo o Board of Director on Communication ng Ecological Society of the Philippines. Nanawagan na ito sa mga matataas na mga kinauukulan sa lalawigan ng Aurora. Kanyang pinangalanan ang kanyang apula sa kina Senator Sunny Angara na isang tubo mula sa bayan ng Baler, maging si Congressman Romel Angara, Governor, Mayor, at gayon din sa DNR at DPWH at ang kontraktor nito. Sa mahabang dekada na ay maraming naging saksi sa mga punong kapansin-pansin na halos pare-pareho ang laki at yabong nito, matikas at kanlungan na nagsisilbing proteksyon sa panahon ng tag-init. Sa lugar din ito, kitang-kita ang mga lumot na nakakapit sa katawan ng mga puno. Indikasyon na ramdam ang lamig sa tuwing dumadaan ang sa naturang lugar ang mga biyahero at dito ay talagang kapansin-pansin at kahanga-hanga ang pare-parehong tindig ng mga puno. Tagpa ni Ricky Abanseña ay pwede itong maging tourist attraction tulad ng Avenida de los Gigantes sa Mendocino, California ay maaari sana itong maging magandang attraction para sa turismo at makikita pa sa susunod na saling lahi ng ating mga new generation. Para sa MBC Network News, ito si RH25 Grace Vera Sansano. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Balita mula sa Bicol, isang mataas na leader umano ng rebelding New People's Army na sa dalawang iba pa. Ang kasama nito ang sukusang sumuko sa gobyerno at sumuko naman sa mga militar sa probinsya ng Sorsogon. Ang mga ito ay kinala nga sina alias Romy, 59 anyos, sa commanding officer ng Platoon 1 ng Bicol Regional Party Committee ng rebelding MPA sa dalawigan. Kasama ang dalawa dito kasama na sina alias Mike, 47, at alias Henry na 37 anyos. Ang mga ito ay kusang ng sumuko sa 30% Infantry Battalion ng Philippine Army kung saan sa pagsuko ng mga ito ay itinuro ang mga dating rebelde na kinilagyan ng kanilang mga armas.
kaugnay dito. Tiniyak naman ng opisyal ng 31st Infantry Battalion sa Lieutenant Colonel Joy Villanueva na tutulungan ng kanyang pamunuan ang mga sumukong rebelde upang may pasok sa mga programa ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program. At ito'y nagpasalamat naman si Major General Adonis Bahaw, ang komando ng 9th Infantry Division ng Philippine Army, sa mga rebelde na kung saan ito'y nakapagtanto sila na panawagan ng mga militar na magbalik loob na sa pamahalaan para naman sa tuloy-tuloy na pagbagong buhay ng mga rebelde. Para sa MBC Network News, Ruel Saldico, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy ang serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Balita mula sa Mindanao, ilang araw mula sa kanyang pag-upo bilang newly appointed project manager ng Kapyanan, sub-sub-trabaho na si Engineer Muhammad K. Abdullah sa mga groundbreaking ceremony sa iba't ibang lugar sa Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur. Ang mga barangays na ayon sa mga LGUs na patatayuan ng housing project ay matinding naapektuhan ng mga kaguluhan noon sa giyera ng AFP at ng MILF. Sa pahayag mula kay Project Manager Engineer Abdullah, 110 core shelters with solar-powered lights and water system components ang nakatakdang itatayo sa barangay Tambunan, Gindulungan, Maguindanao del Sur at Barangay Bunged, Dato Udin, Maguindanao del Norte. Sa special project na ito ng Office of the Chief Minister, labis ang pasasalamat ng lahat ng mga LGUs, barangays at mga constituent, particular sa Member of Parliament, Midpantao Mitimbang Senior, Mayor Midpantao Mitimbang Junior at ng mga barangay officials. Habang sa Barangay Kuloy naman, Sharif Aguac, Maguindanao del Sur, ginanap din kahapon ang isa pang groundbreaking ceremony kung saan ang Barangay Kuloy ay isa din sa mga apektado ng mga off and on na bakbakan noon sa pagitan ng AFP at ng MILF. Bilang reaksyon mula kay Sharif Aguac, Administrative Officer and Municipal Public Information Officer Dato Anwar Imblawa, labis sa manoo ang pasasalamat na Sharif Aguac, Mayor Dato Ahmad Mitra Ampatuan at Vice Mayor Engineer Dato Marup Ampatuan sa napakahalagang special project na ito ni Chief Minister Ahod Alhaj Murad Ibrahim. Malugod namang ibinalita ni Project Manager Engineer Abdullah na labis na nasiyahan ng mga MILF na residente sa lugar at magkakabahay na umano sila 10 ng kanilang mga pamilya na maaari nang tawaging kanila. Ang MILF at ang mga sundalo na dating magkalaban ngayon ay magkakasama na sa mga designated area sa ilalim ng Joint Peace Security Team o itong JPST. Narito ang pahayag mula kay Kapyanan Project Manager Engineer Muhammad K. Abdullah. Sa panahon ngayon ng BAR, ang pagkakaisa ay dapat nating isulong. Bilang government of the day, ang Bangsamoro ay siyang dapat magiging ehemplo sa pag-abot ng kapayapaan at kaunlaran. Maganda ang layunin ng ating Chief Minister, kaya tulungan natin siya. Ang housing project dala ng Kapyanan o Kapayapaan sa Pamayanan ay laganap na sa 5 probinsya ng Bangsamoro Region. Para sa kaunahan sa Pilipinas, DZRH, ako si RH19, Jun Dimakuta, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino.